sorry, yes, DJ. Good morning, good morning, good morning. Easy family, welcome to our Easy Podcast. Yes, welcome to our first ever Easy Podcast. Of course, here with us tonight is no less than our top one and Hall of Famer, Mr. Joseph. Yes, ayan. All right, good morning, Joseph. Yes. Good morning. Hindi, ganda mo yung boses mo. Good morning, guys! Yan! DJ na DJ! Yeah, sa lahat ng mga nakikinig sa atin yan at nanonood, good morning sa inyong lahat sa ating Easy Special Episode for tonight. Kaya ngayong gabi, ngayong gabi is very exciting kasi marami tayong pag-uusapan and syempre, it's a privilege na kasama natin si Joseph kasi galing po ito sa Bicol. Yes. Nagkaroon lang tayo ng meeting ngayon, no? Sa mga HOF and of course, we took this chance para makasama si Joseph ngayong gabi, brother. At saka, actually, Brother thank you very much. And Joseph, this is our very first time, ha? Kakatapos na ng meeting natin with the Board of Directors. At tama ka, George, ha? Dumaan pa. Nagbiyahe pa ng pagkalayo-layo. 7 hours, ha? 7 hours nag-travel para sa ating first Easy Podcast. Yes. First, eh lahat po kami dito ngayon ay talagang mga very excited. Kung kayong lahat ay excited, mas excited kami. Tama ba, Joseph? Yes, sobra akong excited kasi ang nagsusupport po sa amin dito, yung mga kapwa ko HOF. Yes! Hindi lang po sila pwedeng madaanan ata, pero nandito po sila si Upline Carlo, si Upline BRC, si Upline John B. Nandito sila ngayon for support para sa yes. ginagawa natin. And ngayon. Actually, more than support kasi special mention natin si BRC and the crew, of course, of Zaro Podcast because with their indulgence, sa kabaitan nila, they've assisted us to set up this, wonderful podcast, brother. Yung equipments actually na ginagamit natin ngayon is a test dahil sa mga gagawin nating future projects. talagang ginaguide tayo ni Roy Zaldua. George and Joseph, kayo na nagkukwentuhan lang kami na meron tayong podcast ngayon with our HOF. Then, bigla na lang pong in-offer ni Zaro, ni Roy Zaldua, ang kanyang equipment. Ang tawag ito? Podcaster. Yan. Iyon pala yung podcaster na yun. Yan. Tuwan-tuwa ka, brother, sa kakapindot dyan, ha. Parang gusto kong dali sa bahay namin ito, oh. Brother. Oo. Parang magbibili ka rin ng ganyan, sir. Feeling ko lang. Oo. Nakasarap. Kaya sa crew ni Zaro, lalo na ni DJ Creatives. Kasi si DJ Creatives, pagkatapos ko, Brad, shoutout ko lang, ha. Nag-guest kasi ako kay Zaldua, Roy, last week, Wednesday. Okay. Nakasama ko, nakabandi ko yung creatives ni Roy. And then the following day, may isang nag-PM sa akin. Oh, sabi Brad. Ano, napaso ka? Mainit ba yung liben? Mairang liben ba? Nagtataka lang ako. Every time na umiinom ng liben, si Mr. Exo. Napapaso. Napapaso, napapangiwi eh. Oh, sir, okay. Liben Exo to. Okay. Hindi pa to nalalabas. Ilalabas pa lang. Ilalabas pa lang. Liben abangan. Exo. Tuloy ko, yung kwento ko, yung isang nag-PM sa akin, si DG, may nalimutan daw tanungin sa akin habang kasama ko sila, Brad. Oh, sabi. Akala ko naman tungkol sa podcast namin, topic namin, biglang ang tanong ito at natuwa naman ako. Sabi sa akin, sir, meron po bang trophy at saka sash yung mga bagong GA? Kasi apparently, GA pala, nag-GA pala to. Matindi. Kaya congrats ha, sa kay DG Creatives. Thank you very much also for supporting us. Well, bago actually, tayo magpatuloy. Kwento ka, Brad, eh. Pinapanood ko si Joseph, eh. Oh. At nakita ko yung cellphone ko, iba. Nasa 1,200 po agad. Ha? Yes. Ang ating viewers. Congratulations and welcome to our Easy Podcast. Kaya i-shoutout natin yung mga nakikinig before we proceed, no? Sa mga topic natin for tonight. Nakita ko kanina si Dinard. Sabi niya, my idols. Dinard! Ayan, si yung mga nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Ito si Gladys Cardillo. Direk ko yan. Direk mo. Oo, nag-PM. Sabi niya, naghihintay na daw siya. Hi, Gladys. Sila Romel Alcantara. Ba, pati ano, Brad? Oo. Pati Singapore. Singapore, dami. Wow. Sila,
Iba-iba sila. Aim Dory Arcan. All right, welcome, welcome to our Easy Podcast. Ayan. Shoutout tayo sa lahat ng viewers natin all over the world. Josep, shoutout ka muna sa J-Lim Project. Kau naman eh. Hindi ko alam gagawin ko. Teka lang. Alam mo, pag bago ka talaga sa mga podcaster sinasabi, ang magpinipindot mo kung anong mga lumalabas na sound eh. Ang galing nung sound eh. Oh. Joseph, may gusto kong sabihin eh. Hello po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikinig. Sabihin ko? Kaya lang, isa pa. Yeah. One, two, three. Swerte nila. Swerte. Yes. This is live. Seriously speaking, guys, sobrang swerte din ninyo kasi katatapos lang po ng meeting namin at napag-usapan namin paano lalong pagagandahin ng Easy, paano namin kayo lalong matutulungan na kumita lalo ng sobra. Yes. Actually, yan ang mga inaabangan, Brad, eh. Yung ano pinag-uusapan, lalong ikagaganda ng company. Para matulungan ng ating mga actually, leaders. Actually, sir, ang nag-aabang sa atin, hindi lang naman taga-Easy. Kasi may mga nag-message sa akin taga-ibang kumpanya, nakikiabang din sila. Aba! Siguro, gagayain din naman nila. Wala namang masama doon. Tsaka, of course, even if our guests and audience and viewers are coming from different companies, welcome to everybody. We are in the same industry. We wish for your luck, of course. Gusto natin maging successful din sila. Kasi pag pare-pareho tayo naging successful, inaangat natin ang buong industriya. So, ang shoutout ko lang. Correct. Ang inaangat sige, dito, brother. Hindi lang ang ating empowered consumerism, kundi ang buong industry na nakakatulong talaga sa ating lahat. Yung mga leaders natin all over the world, si Joel Galvan, Hi Idols, grabe, sabi niya, sila Gemma Hamisola, one of our profit sharing, sila Kana Dixie, ayan, at iba-iba pa. So, welcome to our Easy Podcast. So, probably we can begin with our topic, Joseph and, you know, Arnel, kung ano yung mga pag-uusapan natin tonight. Very exciting. So, Joseph, just to summarize, paano ba, kumusta ba ang 2020 natin? Or sa network mo ikaw personally, Joseph, kumusta naging 2020 mo? Nung first 2020, first quarter siguro, January, February, sobra akong masaya. Kasi syempre, may bago akong baby. Oh yeah, congratulations, si Astrid. Yeah. Medyo nagbago yung ano mo sa buhay, Brad, ah, nung dumating si Astrid. Hindi sir, medyo nagbago, nagbago talaga. Kaya ayan, BRZ. Inilapit. Thank you very much. Palakpakan mo natin ayan. BRZ. Inaayos ko lang po kasi yung ano ko, yung nagaraya, but kasi may nagaraya ako dito. Para nagpo-promote ka pa ng ibang produkto, Brad. Yan ang ating art director ngayon, si BRZ. Thank you very much, BRZ. Okay. Ulitin. Balik tayo. How's your 2020? January, February, sobrang siyempre nagbago dahil sa... Ba't ba nahuhulog ka, Brad? Akala ko may pumindot. Hindi, ikaw pumindot eh. Wala. Pambihiran ba nangyayari sa... Yan, ulit. Pag first time. 2020. Hingang malalim? Yan. Okay, seryoso na po ako. Hindi ba? Nung March 15 actually, nung nagkaroon po ng pandemic at nag-declare si President Duterte ng lockdown, to be honest, inaccept ko na sa sarili ko na sabi ko siguro mga 1 to 2 months or 3 months wala akong kikitain. Okay. Tinanggap ko sa sarili ko kasi kung if you're going to ask me why, kasi ang mindset ko lang, siyempre bilang networker, nandun tayo na being positive. Yes. Siyempre dapat lagi maging positive but always remember, dapat maging prepared ka rin for the worst. Tama. Para yung emotion mo, pag mangyari man yun, at least kahit pa paano, naka-adjust ka. Yeah. Nag-prepare na ako sa worst, nasabi ko wala akong kikitain for 2 months. Then after that, doon na ako sa pwede kong magawa. Ano ba yung pwede kong magawa? Pwede akong magreklamo, pwede akong umiyak, pwede akong manise, but for me, ano yung reward nun? And alam naman natin kung yun ang gagawin ko, wala naman magbabago sa buhay ko. Then naging aggressive ako rather than maging defensive. Anong ibig sabihin na maging aggressive? Rather than na makulong sa bahay or condo na wala kang ibang ginagawa, mas I choose na maging positive. Ano yun? Pinuno ko ng schedule yung sarili ko from, naalala ko yun eh, from 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m., wow. Puro ako Zoom meeting nun. Iba pa yung in-between. Uh-huh. Ulitin ko ha, 3 p.m. meeting, 6 p.m. meeting, 9 p.m. meeting, yung in-between, meron pa. Mga wow. Sagot sa cellphone, then Now, after that, naalala ko, nung April 1, since pinakita kasi, I always walk the talk eh. Hindi ko sinasabing isang bagay, ta hindi ko gagawin. Nagsipag muna ako, then after April 1, dun ko na na-conceptualize yung blueprint. Okay. Ang blueprint, it is a training na
online na siya nakabase. Alright. Ulitin lang natin. Doon mo na conceptualize yung blueprint, tapos online training siya. Online training. Alright. So, wala tayong choice eh. Hindi naman pwedeng lumabas ng bahay because of the lockdown. Wala ba. Eh, sabi ko, kaysa mag-dwell ka na, sana pwedeng lumabas, sana ganito. I don't ever do that eh. I don't do things na hindi mo naman pwedeng magawa na eh. I just accept the reality. Nag-declare ng lockdown yung ating pangulo, then sundin na lang natin, then because of that, ano yung pwede kong magawa during the lockdown? Yan. Doon ako nag-focus sa online. Wow. Ibig sabihin niya na George and Joseph, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Yes. Exactly. Okay? Pero ang ginawa mo, anong adjustment na ginawa mo ngayon? Ano lang yung kaya kong gawin, doon ako nag-focus. Galing. So instead, ibig sabihin, instead na mag-complain na mag-complain ka, ano ang dapat mong ma-contribute? Sa team ko. Ayan. Yan. Kaya at saka maganda ron dahil nag-focus si Joseph sa kaya niyang makontrol. Mm-mm. Which is yung activity niya, which is yung planning, action, at saka strategy. Kasi may mga bagay kang hindi makontrol katulad nung pandemic. Yeah. Yung lockdown. Correct. Yung restriction. Sabi nga niya, anong gagawin natin? Nag-lockdown. Yeah. Dineclare ng government. But he did not focus on that. Nag-focus siya on things he can control. Doon niya ngayon na-conceptualize yung tinatawag na blueprint online. So far with this, Joseph, ano naging performance ng grupo? Kumusta naman? Ah, sobrang ganda kasi actually yung blueprint hindi lang naman siya na open up ko sa sarili kong group eh. Yes. Even cross lines eh, kahit nga cross company. Honestly, may mga ibang taga-ibang company na pag nag-PM sa akin, upline, pwede po ba kaming umattend ng training? Okay lang for me. Kasi ako, I'm a very competitive person. Pero I don't believe na kailangan mo i-down yung ibang tao, yung competitor mo para ka lang umangat. Tama yan, for tama me, yan. Pwede naman tayong mag-angatan isa-isa sa taas at para gumanda buhay natin. Yan yung matured networker, kung tawagin. May kasabi sa English yan eh. You cannot strengthen the weak by weakening the strong. Pakiulit nga yun, Brad. First time sa strengthen. Libin XO. Maganda to, Libin XO. Yes. You cannot strengthen the weak by weakening the strong. Wow, very, very nice. Very nice. Very strong ba? Very strong? So, well, natutuwa kami, Joseph, because as far as the company is concerned, well, how did we perform? I would say na Brad, naging maganda sobra yung vision ni Doc Ed because bago pa man din mag-lockdown, naisip niya na yung easy online natin. Actually sir, isingit ko lang. I always believe yung naka-design eh. Naka-design. May purpose. May purpose. Naniniwala din ako dun. Kasi would you believe na ang easy, nag-start siya February 3 of 2020? Yes, exactly. Yeah. And the lockdown started March, March 15. March 15. Of 2020. Yes. Kaya technically, nagkaroon na tayo ng preparation before pa magkaroon ng lockdown. Kaya nga parang totoo talaga yung visionary sila. Yes, totoo yun, totoo yun. Kaya nga, siguro probably normal lang Joseph yung naramdaman mo na medyo nung nagkaroon ng pandemic, lockdown, inisip mo, ako 1 to 2 months siguro, wala. Decline ng income, literal zero. Ay, aminin mo Joseph, medyo ninervous ka ba? Oo naman sir. Kasi kapag ninervous ka, yung mga grupo mo, ninervous yun din eh. Bilang tao sir, syempre kakabahan ka pa rin, matatakot ka pa rin, but I choose to make the positive side kung ano yung nangyayari doon. Bakit? Bakit you choose? Kasi sir, kung matatakot ako, madadamay buong grupo ko. Yan. Ikat kita dyan, ha? Kasi gusto kong tama-tama yung sagot ni Joseph. Sabi kasi niya, you know, kung matatakot siya, matakot ang group. Bakit he chose not to be afraid? You know why? Kasi as a leader, ikaw ang tinitignan ng grupo mo. Tama. Yes, kaya mabigat ang responsibility. That is the reason, sir, bakit ko pinuno yung schedule ko. Kasi to prove to them na meron naman tayong pwedeng gawin. Eh. Tama, tama. Why do we need to dwell yung mga bagay na past? Eh, kaya nga siya past na eh, kasi tapos na. Tapos na. Mag-move on na lang tayo kung ano yung pwede natin magawa sa present. Doon na lang tayo mag-focus. Tama, that's very nice. So that means, minsan, you really have to be creative, you have to be strategic, kasi may mga nasasakupan ka. Kung ikaw lang yan, okay lang eh. Kung mag-isa ka lang, maglaro na lang ako ng Dota. Hindi, sir. Sa laki naman ng savings ko. Tama. Hindi na ako humataw. Magkano nga ba savings mo? Pakibulong sa mic. Actually, bago pa nagbubulungan itong dalawang to, para lang malaman ng ating mga easy family, no, ng mga distributors na ang nakikita mo kay Joseph ngayon, magandang resulta. Pero yung mga challenges, importante pa paano niya pong nilagpasan. Kung may ninervous kayo, ninervous din po si Mr. Joseph Lim, pero ano nangyari? Dahil maganda po ang opportunity natin. Ang vehicle natin, ang empowered consumerism, yun, malaking tulong. Na-maximize palalo. Tsaka tingin ko, Joseph, hindi ka makakaisip ng iba pang strategies kung hindi nangyari itong lockdown or pandemic. Kasi minsan yung challenges, problems, inaano niyan, pinipiganyan yung juice sa atin para maging creative tayo. I'll be very honest.
pangarap ko na mag-online noon pa. Mm-hmm. But since I have the choice mag-offline, I choose mag-offline. Okay. But right now, since I don't have any choice but just to do online. Obligado ka. Ngayon, appreciated ko na ng sobrang online. So, yeah. Na, love na love ko na. Nabanggit mo online. Nakapag-adjust ka ba agad? Kasi offliner tayo for so many years. Tapos bago online, tulad dito, di ba? Mayroong ganito mga sounds. Di ba? May ganyan. Yung masaya. Ito sa rin masaya. Ah, di ba? Oh. Nako, nawala na, sir. Roy. Yan, yung masaya. Masaya? Galing, ano? Hindi, ko nakapagay lahat na, pwede palang pag-aralan. Yes, pero ang adjustment kasi matagal lang po sa akin, mga 1 to 2 days. Ang adjustment. Ibig sabihin, yung down moment, tawag dyan, down moment down mo moment eh. Down moment ko siguro mga minutes lang at 1 hour. Okay. Na. And then, yun na, diretso na. Magdadrama ng konti para to give din yung being human na kailangan mong umiyak, magdrama. Pero after that, move on na ako agad. Hindi ko na importante yun, Brad, yung sinasabi ni Joseph na yung magdadrama for few minutes. Normal yun sa human. Ina-acknowledge mo yung humanity mo eh. Minsan kasi, masyado tayong nagiging superficial sa mga training. Master your emotion, be positive always. But the truth is, minsan kailangan maging practical ka rin, no? Kailangan i-acknowledge mo rin yung emotion na yon at present. Malaman mo yung vulnerability mo kasi from there, you become creative. Kaya sa mga nakikinig, nako, hindi nyo mababasa sa libro to. Experience po to, firsthand. That's why we are hoping na ito ay namnamin yung mabuti. And of course, you also apply this to your own lives, to your own businesses. Ayan. Siyempre, coming also from our health Hall of Famer, Joseph Plin, no, na talaga namang alam natin na marami mga distributors, leaders, at mga consumer ang lagi nakatingin, ha? At inaabangan yung mga activities, kung paano hinahandle. Yes. Itong, pero siyempre, laging good news ngayon ang nangyayari sa atin ngayon, di ba? Lumas lumaki, ha? Ang mga check-in ng ating mga distributors ngayon. Yes. Paano nangyari yun, Joseph? Pasingit pa ako, sir, ha? Kasi sa totoo lang, ako ina-expect ko, nagulat ako. Kasi sa atin, kahit papano, nagtuloy-tuloy na may mga produkto. Yes, kasi yes. Kasi ang dami ko nabalita ng mga ibang networking companies at may mga ibang networker na nag-join sa akin kasi ang reklamo nila, yung company nila, totally walang product. Yes. Kaya nga ako nagulat ako, sir, paano nyo ba nagawa? Kasi hindi na to napag-uusapan ng iba. Even kasi may mga ibang distributor, syempre ang focus lang nila, mag-invite, kumita. Yeah. Pero yung sacrifice ninyo sa management, hindi naman nila nakikita. Na kaya nga it's a very good thing that we have this kind of conversation. Kasi para malaman din nila. Na, makita din nila yung mga sacrifices ninyo. Oo. Kung anong paano adjustment nangyari na... Kung nawawalan man tayo ng paunti-unti minsan ng produkto, but end of the day, nagkakaroon pa rin. Yes. Unlike sa iba na halos wala. Totally wala. Talagang yeah. Hindi lang, sir. May iba nga. Hindi lang produkto yung wala. Yung kumpanya. Ayun lang. Yun lang. Sabi ko, kumusta na yung kumpanya nyo, pare? Upline, simula nung pandemic, hindi na bumalik eh. Nako, yun lang. Hindi na talaga. Hindi na talaga. Malamang. Ano naman yung ginawa ninyo? Bakit? Tuloy-tuloy pa rin. O malamang, takat-taka ka kung bakit never na-delay ang inyong payout. Encashment, sir. Idudugtog ko yun sa dulo kasi yung meron pa nga tayong Easy 5 eh. Yung 5 minutes, yeah. Nandun na yung pera. Paki-explain mo yun mabuti, yung Easy 5. Di ba, kung sa ibang, may ibang kumpanya nga, hindi na nag-release ng payout eh. Oh. Yeah. Sa atin, to be honest, hindi na-delay. Uh-huh. Pero ang pinakamaganda pa, kasi di ba nagkaroon tayo ng adjustment yung Easy 5. Yes. Now, within 5 minutes, after mo mag-join, within 5 minutes, pwede mo na makuha yung encashment mo. At after ako, encoding. Bilang distributor, minsan, wala. Ako, online naman tayo. Mm-hmm. May masisave naman to at i-upload to at hindi naman to i-delete na video to. Sigurado ako, walang ni isa na empowered consumerism na distributor na magsasabi na na-delay yung engagement. Exactly. Well, Joseph, mapapagmalaki natin yan. Yes. As a company, well, project yan ni Doc Ed, no? Because ang kanya lagi is paano ba natin mas masaserve ng mas maayos, mas mabilis ang distributors. Kaya he came up with this Easy 5. Just to summarize, pag nagkaroon ka ng recruit, in-encode mo with within 5 minutes through our China Trust ATM, you can encash your income within 5 minutes of your transaction. Kaya napakalaking bagay yan, lalo na nung pandemic because kailangan ng cash ng mga tao, sobra. Kailangan ng panggalaw. Ang bilis, mabuha. Ang bilis, maraming tao nawalan ng trabaho, nawalan ng income. Sir, pasingit lang, hindi ko mapigil hindi sumingit eh. Kasi nung panahon ng pandemic, ang daming tao na may problema about cash, kitaan, yes. Minigoso nila. Liquidity. Alam nyo, ang isang naging hobby ko that time, sumasali ako sa mga group chat, ang message ko, ano yung mga binibenta nyo, papost po at
baka pwede matulungan po akong bumili. Yeah. Wow. Bili ako ng bili ng kahit exactly. ano na hindi ko kailangan. Totoo yan. Parang suporta na rin sa mga gustong kumita. Alam mo yung makaramdam na mawalan eh. Mm-hmm. Kung exactly. baga sa akin, yung kaya nga yung mga downlink ko, tawanan ng tao kasi upline, wala kaming kakabahan. Pag naubusan kami ng supply ng pagkain, andyan ka naman eh. Kasi nakita yeah. nila ako, nag-grocery ako ng madami. In preparation, uh-huh. hindi ko alam kung ano mangyari. Tama. Kaya in return, tulong sa mga ibang kapwa natin na Pilipino. Pilipino. Na at least kahit papano, lumakas pa rin ang loob nila kasi oo. Hindi lahat kasing swerte natin. Well, kaya nga, ibig sabihin, gumawa ito ng mga paraan. Di ba, instead na mag-complain, gumawa ng paraan para meron pagkakakitaan pa. Uh-huh. Yeah. Well, for one, ano, that's one advantage of easy. Uh-huh. No? Kasi, well, hindi tayo natutuwa na nagkaroon ng pandemic, lockdown, maraming nawalan ng trabaho and all. Pero sa easy community, mas masasabi medyo, ko medyo na... Medyo baliktad po yung nangyari. Oo, mas uh-huh. mas maganda yung kita ng mga distributors because of our platform, because of the projects ng top management. Uh-huh. Naging available yung income na mm-hmm. within 5 mm-hmm. minutes, encashment nyo, every day, meron kayo, mamimili ka, 5 minutes. Daily. Kung ayaw mo ng daily, weekly. Sir, padugtong ko na, yung ginawa nyo pa na door-to-door delivery yung CR. Yes. O, diba, isipin nyo, bigla na adjustment yun. Kaya, well, this is, of course, no, nagpapasalamat tayo sa, of course, kay God for, yeah. you know, giving wisdom to our top management sa ating BOD for coming up with this idea. But more importantly, tinamaan din tayo, Brad, eh. Wala namang excuse. Tinamaan tayo, lalong-lalo na sa product supply. Yung sabi nga ni Joseph kanina. Oo, kasi buong mundo yan, eh. Merong tinatawag na disruption in product supply. Mm-hmm. Yung tinatawag na disruption in supply chain. Okay. Kasi, syempre, pati yung ibang bansa nag-lockdown, di sila makapag-manufacture for us. Eh, 80% ng ating ingredients and products are all imported. Oo. So, nagkaroon ng disruption, pero itong disruption na to, for some companies, talagang total disruption. Pero sa AIM, hindi siya matatawag na disruption kasi ang tawag delayed lang, uh-huh. na delay. Kasi minsan merong mga tinatawag niyan, katulad niyan, nagkaroon ng Chinese New Year, uh-huh. nagkaroon ng delay ng shipment from our this year uh-huh. from our suppliers. Kung nagkaroon ng product congestion. Kaya sa mga distributors, kung meron tayong minsan to follow na products, it doesn't mean na walang produkto. Delayed lang po kasi nga may port congestion, hindi natin control yan. Sir, isingit ko lang. Maliban sa port congestion, tapos medyo na-delay ng konti, uh-huh. lumakas ng sobra. Kasi may kasalanan po, ano ko lang si Ate Melanie Ramirez. Oh, sino yan? May kasalanan sa H2, kilala ko yan. Oh. Lumakas ng sobra yung Ultra H2 dahil sa kanya. Mm-hmm. Kaya yung supply and demand, yung stocks na from office, yes. medyo talagang na-alabi Pero what one thing we can assure everybody is that... we have continuous product supply in terms of you know the capacity ng ating supplier and of course capacity ng EC to really give you and of course provide you yung mga products na kailangan natin. Minsan may mga uncontrollable circumstances lang like pagdating sa port nagkaroon na ng congestion pagdating sa port i-sterilize pa yan Brad. So kailangan man maging madedelay na naman. Oo. So may mga factors na ganun but it doesn't mean wala tayong produkto. Hindi ibig sabihin na doon. Nade-delay lang, no? Nade-delay lang and we are doing our best to really provide you our products on time. Kaya well, masasabi ko lang Joseph, pagdating sa EC community, ang iisipin lang na distributor humataw. Tama. Kasi pagdating sa management, pagdating sa produkto, pagdating sa payout, marketing plan, lahat, wala na kayong ibang iisipin. Hahataw ka lang dito sa EC community. Tama eh, kasi from top management, di ba? Actually, tuloy-tuloy pa ang mga meeting natin, minibiting ng mga board of directors, yung ating mga staff, di ba? Preparation, lahat na yan. At some people kasi, ang tawag ito para maraming crisis. Pero Joseph mm-hmm. and Brother George, ang ganda dito sa crisis na to, sa atin sa empowered consumerism, yung mga crisis, ang dating sa atin yan, opportunity. Yes. Tama, opportunity. Uh-huh. Opportunity to what? Natuto tayo ng panibago, iba't ibang klaseng skills. Tama. Oo. Lalo itong ginagawa natin, sir. O yung Zoom. Pag-usapan mo yung first time kayo nag-Zoom, ano mga itsura niyo? Well, ako, Brad, sabi nga ni Joseph, itong ginagawa natin first time. First time ko ma-experience tong podcast, care of Roy Zaldua. Ayan, our HOF, of course, one of our top distributors together with his team. Natuwa ako dun sa setup nila, yung experience ko dun. Kasi may mga old school na tayong alam eh. Uh-huh. Ang alam natin training yung parang talk show. Ang alam natin training yung nagsasalita ka lang sa harap ng camera. Seminar type. Seminar type, Zoom and everything. So ito, it's a variety.
Ah. Ayan, katulad niya, may pinipindutin mo. Pindutin mo, brother. Ito yung new skills. Wag yan, pang Twilight Zone yan eh. Alright! Good morning, Easy Family. Welcome to our Easy Podcast. Para kang DJ. Yung ibang sound. Subukan mo ibang sound. Oh, tuturuan ka na naman ni Roy dito, tuloy bro. Oh. Hindi, ako na lang sir, habang naghanap ka ng sounds. Oh. Ako sa totoo lang po, si Upline BRC ang pinaka, anong tawag niyan? Hindi misunderstood eh. Siya yung pinaka-unrecognized na effort sa lahat ng ginawa sa In Global at hanggang Easy. Well, kaya ikakat ko yan kasi unang-una unrecognized kasi si Roy, sa totoo lang, ayaw niya rin ng spotlight. That person is very humble enough to give the spotlight to other people because he believes that, you know, yung mga totoong tao doesn't really need the spotlight because they shine from within. No? They shine from within. Pero ako hindi ko papayagan, hindi ko siya pa-shinein ngayong araw na to. Oh, nasaan ba siya? Pasilipin mo nga dito. Pasilipin mo nga yung tao na yan. Kasi imagine, oh, inoffer niya pa, galing pa lang, sa Laguna itong mga ibang natin ginagawa. I-acknowledge lang natin. Wala sa schedule itong mga equipment na to. Last minute. Nag-offer si Mr. Roy Zuldua. Sumilip lang sa ating lugar ngayon. Sabi niya, sir, mas maganda, eto gawin natin. I-offer ko yung aking mga gamit dyan. Sa mga hindi po nakakaalam, yung 5 minutes presentation na marketing plan, galing po yan kay BRC. Kaya BRC. And of course, with the help of our creatives department. Yeah. Led by Jean. Mimi Jean, yeah. Jean, thank you, Direct. Direct, at saka sila Carlos, yan. And of course, yung kasama natin na, you know, ina-assist tayo lagi. Ayan, tawagin mo nga, total, hindi naman formal masyado to. Roy, liga nga rito, Roy. Music, brother. May problema ba? Wala, binabati ka lang namin. Roy, laging Twilight Zone ang pinano niya ano eh. Baktok ka, tapos, sabi, hindi na gumagana. Dito, baktok ka, hindi, bank tree, bank to, tapos ito yung dapat, yung mga nakakapani. Ito po, pinapagalitan po ako live. Ako po si sinesermonan po ni... ano po gagawin ko, sir? Kasi alam mo kung bakit, brother? Laging yung Twilight Zone ng... Twilight Zone kasi lagi pinag... Medyo social. Yung pang matas na uri. Liberty! Mayroon yan. Yeah. Shout out naman kay Mr. Roy Zaldua. Thank you, Roy. Thank you for your whole team. Thank you sa Izaro Podcast. Thank you. And of course, kasama rin natin to si Carlo. Liga rito, Carlo! Don Carlo! Ito mga ito, sa walang katapusan ang bibigay ng positive. Yes. Wala ka man lang makitang negative sa katawan nila. Para lang kami hindi. Guys, para lang kami naglalaro dito pero I'm sure you're all learning and we are showing you how fun. Maraming mga ideas. Sa video pong pinakamagaganda. Janby, kay Janby. Sa pinakamagaganda pong video. Yan. Ayan. Makikita niyo yung pinakamagaganda. Yes. Ayan. Thank you. Saya dito sa loob, ha? Grabe. Thank you. Actually, sir, yun ang magpo-prove na no man is an island. Yung success ng nating kabuuhan, ako, I could never claim na yung success ko dahil sa akin eh. Yes. Kumbaga, actually, until na po, kaya kanina nag-umpisa, hindi po ako makapagsalita ng maayos kasi ito pong dalawa, overwhelmed po talaga ako. No, kumbaga, parang walang bolang dating. Si Upline George, hindi ko pa to nagiging kasama dito sa Easy or sa In Global. Before pa, lagi na po namin itong pinapanood everyday. At even si Sir Arnel. Kaya para sa akin, parang alam yung dream come true na makatabi mo itong... Joseph, teka muna. Double meaning sinasabi mo. Parang sinasabi mo, matanda na kami, Joseph. Eh. Parang bata ka pa, nakikita mo na kami. Nauna lang po kayo sa network. Wala naman ako sinabing matanda at bata. Sabi ko lang, nauna na kayo. Kasi parang ang dating sa akin, Brad, ang tagal na tayong pinakikinggan nito. Parang bata, bata ko po, pinapanood ko na po kayo. Parang ganun eh. Bata pa ako sa networking. Kaya sobrang honesty po talaga, sa sobrang idol ko talaga... hindi ko talaga, hanggang hindi po ako makapaniwala kasi no, hindi po, si Sir George lagi ko, si Dipat, lagi ko itong pinapanood. Oo, si Dipat nung araw eh. Si Sir Arnel, sinigawan ko to sa Mega Mall. Sabi ko, Upline! Parang naalala ko yun. Pinansin naman niya ako. Hindi naman siya suplado. Pero for me, sobrang, yung pagngiti, alam mo yung pangit na nga yung araw mo, tapos paglabas mo, nakita mo yung idol mo, binati mong ngitian ka, yun pa lang, enough na yun. Yeah. Kaya sa inyo po na mga distributor, pag may bumati sa inyo, nagpa-picture, nagpaano, huwag niyong supladuhan kasi hindi niyo alam yung pinagdadaan. Malay mo, pakit na pala yan. Tama. Eh, nung ngitian mo, biglang lumakas ulit, ito na yung sign, yayaman na ako. Di ba? Hindi natin alam eh. Sa simpleng kaway at simpleng ngiti lang, malaking may tulong pala. Sabihin, yung talagang ikaw, malaki ang pwede mo maging influence sa success ng ibang tao. Sobra. Yung just and simpleng smile. Talking about influence, Joseph, sa mga virtual programs na ginawa mo sa grupo mo, no, nag-adapt kayo,
And syempre, nakita naman natin what happened to the whole group. Ano yung mga naging new skills na kailangan ma-acquire ng mga distributors sa ngayon? Coming from your experience and sa success ng team mo. Kasi syempre, hindi naman lahat ng team nakasabay. Mm-hmm. Yeah. Hindi naman lahat ito ng yan. Team. May mga ibang team na, sige, antayin muna natin maging okay after 1 month. Oh. Nung 1 month, hindi, antayin naman ulit natin isang yes. buwan. Hanggang antagal bago nakarecover. And before they know it, wala na. Wala nang movement ang group. So anong masasabi mo sa mga new skills na kailangan nilang ma-acquire and anong adjustment na kailangan nilang gawin? Hindi, wala. We need to accept the reality na masanay kayo sa camera. Kasi ito na yun. Ito na yung buhay natin. Ito na naman ang harap ko. Ang hirap. Yes. Tsaka ito na magiging buhay natin. No? Ito na. Ano na, wala, nasa gitna tayo ng transition from old normal into new normal. Kasi katulad ng project mo sa Bicol, kwento mo sa kanila, gumawa ka na ng hub mo, ng paano ba 'yon? Paano ba 'yon? Inubos ko po yung kapitbahay namin, lahat ng bakanting lote binibili ko. Para bayaran ko lahat ng apartment. Tapos may bibili na rin ako ng resort para doon ko na rin basta ang dami ko pong step by step na. Para saan 'yon? Dahil sa online mo 'yan. Sa online na hub. Doon na papunta lahat. Talaga, sir. Doon ka na mag-set up ng hub mo. Ng, parang ito, podcast. Podcast, studio. Tapos Bicol. Lahat po, nandun na. So, what else? New skills na kailangan nila ma-acquire? Parang maganda yun, Brad. Di ba? Namimili ka ng mga properties. Hindi na for personal use, di ba? Part dito para may tulong mo sa grupo mo. Parang ganun ba yun? Hindi. For me, pinaka-importante yun. Kasi the moment nagkaroon ka ng goal na personal lang, ang ibibigay sa yung income pang personal lang. Kaya ako sa akin, ever since, ang gusto ko talaga mas makatulong sa group, doon lalo ako nabubuhay. Kaya right now, yun talaga yung goal ko na clear na clear. Kung meron tinatawag na parang, ano tawag niyan? Warehouse ng Cook, ng San Miguel ng Alak. Parang gusto ko magkaroon ng isang, parang mini subdivision na puro networker yung nandun. Wow. What a vision, no? Yun yung, hindi lang, hindi vision, gagawin ko talaga. This year. Gagawin ko siya this year. Yo. So, ano may papayo mo sa mga hindi pa nag-a-adjust? Isa ngayon. Ano ba naman inaantay nyo pa? Isang taon na yata, brad. Huwag ka na mag-antay ng vaccine kasi yung darating na vaccine, good for COVID-1. May COVID-2 pa, di ba? Oo nga. Variant 2 pa. Variant 2. May variant 3 pa daw nga eh. Totoo. Tapos may isa pang sinasabi na even mabaksinan ka ng yung for COVID-1, kailangan mo daw magpa-vaccine every year. Uh-huh. Kaya ako, hindi ko na alam kung ano talaga nangyayari right now. Basta ako, focus na lang kung anong pwede kong magawa. Mm-hmm. Kung I could stay home, just stay home. Pwede naman tayong umaman na nasa bahay lang. Ang uso ngayon, hindi na work from home. Ang uso ngayon, work from anywhere. Yes, kaya, tama yan. Nagagawa ko magbakasyon sa mga iba-ibang lugar. But at the same time, nagagawa ko yung trabaho. Yan. And then, of course, makakaasa yung kasama natin sa Easy Community. Of course, we cannot speak in behalf of the other companies, but as far as the empowered consumerism and the Edplan 2.0 all over the world are concerned, makakaasa mga lahat ng viewers natin under this community na, you know, we will improve our infrastructure. Mm-hmm. Marami tayong future projects. Yes. We will be coming up with new programs, new division, para lalong mag-support sa growth ng mga distributors. Kasi, Brad, kaso tulad ni Joseph, yung vision niya, yung nakikita niya, and everything, yung gagawin niya sa grupo niya, malayo. Pero, nonetheless, kailangan, yung kumpanya is there to support him, kailangan stable, kailangan na ipoprovide ng company yung payout. Mm-hmm. Importante yun eh. Payout, product. Products, trainings. Yeah, infrastructure, IT, yung ating accounting, et cetera. Sir, pabati na ba ako makalimutan ko? Oh. I'm very thankful also sa management, sa BP, sa MT, sa mga trainees na ginagawa nila kasi sobrang laking leverage po talaga. Dati, ang trabaho ng upline, ikaw di-discuss. Ang trabaho ngayon ng upline, copy-paste. Yeah. Isisend mo na lang yung link. Manood ka ng ganito, manood ka ng ganun. Yun na leverage. Lang ang so, parang ano yun, sir, interaction sa mga audience. Wala tayong interaction. Wala. Sorry, Direk. Sorry. Direct, sabi niya, interaction sa audience, wala. Nakakahiya. Mas parang masabing live kayo, hindi kayo nakipa-interact. Katulad yan, ikaw nga mag-shoutout. Shoutout kay ano, watching from Kainta Rizal, Elin Habibi. Yes, well, some more. Director Rizal Duwa. Kayo na bahala dyan. Basta kailangan mayroon kayong interaction. Para masabi niyo, mahal niyo yung mga audience nyo. Okay. Direk. Mahal po namin kayo, Direk. Sorry po. Direk, sorry Saro, po. Direk. Para ipatunayan sa iyo na mahal namin at kami nakikinig sa inyo, di ba? Susundin po namin yun yung pinag-uutos. Yes. Shout out kay Roda Sikat. Galing to sa Paris. Hi, Roda! Hi, Roda! Kita-kita miss ka na namin, Roda! Pag nasa France tayo. Yan, si Perla. Kikinga mo, Perla. Ng Cebu. Taga, ano rin to? Europa, Italy rin. Perla, thank you. Na yung Europa natin, George, ha? Joseph. Yes, si Weng Gabino. Ang asawa nito, kapangalan ko, si Daniel. Pinakamaganda lalaki sa balat ng lupa, ng Bicol. Bako may Bicol, meron ng UAE, si Danny Gordo. Ha?
Dante. Dani. Oh, shout out pa. Teka sir, baka mapahaba kayo. Singit na lang po ako. Ganun po kaganda ang company natin. Tingnan mo yung BP pinagsibihin ng HOF. Oo. Oh. Pero hindi. Para po si kagaganda. Si kagaganda na kami, magkakaibigan po kami, and well, natututo kami sa isa't isa. Tsaka, nagko-correct namin, nagko-correct kami sa isa't isa. Tsaka hindi lang 'yun, Joseph, just that just goes to show na maganda ang relationship ng management with the HOF, distributors. Well, meron din kaming war room. Yung battering kami. Na-imagine ko, Brad, para magkaroon kang idea nung speak of war room, 'di ba? Tayo sa Easy, nabuo yung Easy Talks. Okay? Siyempre sa Easy Talks may mga training yan together with the supervision and guidance ng ating mga board of directors. Sir John Asprin, thank you Sir John. Yes, Doctora Connie, of course. Of course, Doc Connie. And siyempre, Doc, visionary president, hardworking presidente natin. Di natutulog. Walang tulugan. Pasingit sir, pasingit isa pa. Nung nagkaroon ng sunog kakahapon. May sunog ba kahapon? Meron sir, dito sa building natin. Basement, one or two man lang. Pero ang pinaka bottom line, nakita ko picture nandun si Doc Ed. Ako, kagigising ko lang kasi tinext ako ng downline ko, sabi niya upline may sunog. Kagigising ko lang pag-check ko si Doc. Alam mo yung nakakahiya, yung presidente nasa opisina, ito nagbibisikleta. Ako, kagigising lang. Nasaan ka? Yung itsura mo kasi hindi ko ma-identify saan ka magaling. Andun ako, first thing, tinawagan ako ni Doktora, pumunta kami para yung mga employees natin, make sure na sila safe and of course lahat accounted for. Gusto kong i-chismis to, ha? Kasi nagkukwentuhan kami kahapon. Sabi ko, Doktora, what comes to your mind? Alaman mong merong nangyayaring sunog sa ating building. What comes to your mind? Alam, sabi niya, safety, ha? Safety ng ating mga employees. Wow! Yes! Siyempre, pag-uusapan yun, di ba hindi negosyo pinag-usapan? Safety. Safety first. Kaya nakakatuwa kapag ganun ang mga maririg mo sa mga kasama natin. Parang mas masarap lalong magsipag pag ganun yung mga boss natin sa taas, di ba? Teka, may ano to? Basahin mo to, Joseph. Oh, ito. Nakalagay. Sir George, crush ever since. Sir, matagal ka ng crush. Sino ba yun? Si Baldo. Kilala ko to, si Gladys. Yeah. Kala ko si Arnold po. Ay, Gladys. Well, totoo yan because yesterday there was an emergency but, ang management natin hindi lang para sa mga distributors. Ang management natin ay para din sa mga staff. Yeah. So we were here yesterday together with Sir Arnel, of course, Doc Connie, Sir Doc Ed and everyone. We made sure na walang nasaktan and we made sure na talagang safe at okay yung ating Sir, pasing George, i-acknowledge ko na rin si OM. Yes, of course, si Jay. Jay Yulo. Nandiyan din kahapon talaga namang go overseas ang mga pangyayari. Yes. Pasingit ako, sabi nila, pag ngayon na pandemic, meron ka pa ng trabaho, magpasalamat ka sa boss mo. Wow. Kasi that is the reason na pinaglaban pa rin nila kayo. Mm-hmm. Hindi nyo alam kung ano yung pinagdaanan ng mga boss nyo, but end of the day, bakit hanggang ngayon may trabaho ka? Kasi mas inisip ka kaysa yung kapakanan ng... At saka may pagmamalaki natin yan, lalo na sa mga big bosses, because Joseph, ang AIM Global management staff, we have more than almost 300 employees all over the world. And may pagmamalaki natin, hindi tayo nagtanggal ng empleyado for cost cutting, for dahil sa kailangan natin magbawas. Ang laging inisip ng board of directors, of course, with Dr. Acon is, paano ba natin masusustain? Wag lang yung mga distributors, pero yung mga employees. Kasi, of course, we will never be this successful without the contribution of everyone. Kaya sa mga staff, employees, supervisors, everyone, ano sa inyo lahat, congratulations and thank you very much for keeping our company on top of the game. Ayan. Thankful ako, Brad, kasi yung word na ayuda, yes, hindi na naghihintay ng ayuda galing sa gobyerno. Sabi, lahat ng staff natin, nabigyan agad ng suporta ang galing ayuda. Tapos, nag-prepare pa tayo ng ating Alive Foundation. Oo, teka muna. Grabe. Baka ma-share muna tayo ng art director natin. Bumawi muna tayo dahil sabi mag-shoutout daw kay Binky. Galing to sa Cebu. Hi, Binky. Si Kiking galing dito sa Cebu. Yeah. Si Rodang, si Pag. Hanggang ngayon, nandito pa rin, sabi niya. Nag-alala po kami kahapon, pero daming balita na okay din kayo, kaya po hindi na namin kayo pinagdasal. Ah, hindi pala. Biro lang. Pagdasal naman. So, si Weng Limbarok from CDO. Hi, Weng. I miss you. We miss you, Weng. Of course, sila Wilson Mark. From Lipa, Batangas. Okay. Sila Dennis Magtibay. Of course, Dennis, hi. Kilala natin yan. Galing yan sa DTA. Mga
ano yan, ever loyal, no? Na nagstay sa atin si Perla. Of course, Alan, our top distributor from UAE. A shout out sa buong J-Lim. Miss na namin no? Ang ano dyan, ang shawarma. Sa, Falcon. Falcon. Nalak na. Alan, miss na namin. Miss na namin bigla yan. Bigla na ako ng parang Falcon. Kasama lagi oh. Sa biyahe yun, eh, no? Tsaka yung walang katapos ang Arus Damascus. Miss na namin yan, ha? Si Lincoln, thank you Sir Jurgen, Sir Arnel, Sir Zaro, of course, Upline Joseph, and the rest of the HOF. Well, we're having a good time, ladies and gentlemen. I hope you are all learning and nalalaman nyo yung inside stories. Kasi minsan, Joseph, ang alam lang ng mga distributors yung nakikita nila, pero hindi nyo alam yung inside story ng mga nangyayari. Yung mga sacrifices, yung exactly. Sleepless night, lalo ng management. Yes. Kasi ako mismo na-imagine ko yung pinagdadaanan ninyo. Oh. Kaya ako lagi ko nasasabi sa kanila na hindi ganun kadali na para sa stage na pinagdaanan ng natin, tuloy-tuloy yung income, tuloy-tuloy yung product, hindi ganun kadali. And talaga. Joseph, hindi lang Pilipinas sa pinag-usapan dito. Exactly. Pero tayo sa grupo sa Africa. Shoutout ko lang, Brad, pansamantala Europe, kasi baka Asia. Malimutan ko to. Baka umakyat eh. Umakyat kasi. Si Mike Ebriel, better half of my league. Oh, Mike. Hi, Mike. We are praying for you and your whole family. We are hoping si na... Miss Maylin ngayon dapat kasama. Na-miss natin, yeah. May busy lang si Apmay. Oo, busy lang, busy lang. So, Juliet Camance, pa-shoutout po buong CMB. Wow. Wow. So, ayan, katulad ng sinabi ni Joseph, mahirap naman magbuhat ng bangko, Brad, na we are doing everything. Yeah. At least, we are happy na coming from the HOF and nararamdaman nyo yung sacrifice ng management. Sobra po. Alam mo, George, ang sarap ng pakiramdam nun eh, no? Coming from our HOF na sabihin, na-appreciate yung mga effort na ginagawa ng top management. Yeah. Hindi sir, siguro lalo pa sa akin kasi exposed ako even ibang networking companies. Nakakausap mo. Ang dami kong kaibigan, kakilala ng mga ibang top earner ng ibang networking companies, sila dumadaing. Yeah. Na, ako naman, lalo ko na-feel na ang swerte-swerte. Swerte natin. Kasi and of course, sa easy. Oh, not only that, swerte tayo sa easy and of course, at saka dun sa mga dumadaing na sinasabi mo, if there is some way we can also help them in trainings or tips kung anong gagawin, tayo naman eh, you know, mature networker na tayo. Ever since hindi naman tayo naging, ano ba tawag dyan, parang hindi natin sa kanila binigay kasi alam naman natin, even dito sa office, ang daming umatin ng mga taga-ibang exactly, networking exactly. At ang dami ko rin ngayon ng mga downlines ko na nagkukwento na ang training daw na ginagamit nila ever since, puro galing sa atin. And ikaw, Joseph, talking about, you know, this 2021, katatapos lang ng Chinese New Year, and it's still February. What are you looking forward the year 2021? Ano yung mga nakikita mo? And of course, ano yung mga suggested programs mo sa mga distributors? Sa akin, honestly, sobra akong excited. Kasi kung 2021 pumutok tayo, I'm 100% sure na 2021 lalo tayong lalakas. Wow. Why? For the simple reason, kasi alam naman natin lahat until na wala pang maayos na kung ano yung kahinat na natin. Mm-hmm. Mag-alam naman natin lahat na hindi pa assurance yung nagkaroon lang ng vaccine, magiging okay na tayo. Yeah, exactly. End of the day, napakaganda ng network marketing. Bakit? Mm-hmm. Ang dami ko po, ako, ang dami kong direct right now na mayayaman. Yeah. Sinabing mayaman, may-ari ng school, mga negosyante, ang dami. Bakit? Bakit sila nag-join? Kasi napakasimple lang. Network marketing, easy. Mm-hmm. Napakamura ng kapital. Mm-hmm. Ikumpara nyo kahit saan, mag-traditional business ka, panalo na ang networking. Napaka-flexible. Bakit flexible? Kung panggabi kang tao, rekrutin mo panggabi, pang-umaga kang tao, ang invite mo pang-umaga. Yes. Lastly, ang market mo buong mundo. All right. And pinakamaganda, kasi nga, because of online na lahat, mas lalong naging kasabay siya sa uso. Sa nangyayari. Mm-hmm. Kasi, sa trend. Guys, totoo lang. Lahat ng negosyante, ng negosyo right now, even bumalik, example, wala nang COVID, bumalik na tayo sa normal ngayon, sir. Ang tanong, kung yung negosyante nakaranas na, yung mga empleyado nila na nag-work from home, yes. Papatrabahoin mo ba sa opisina mo? Kung same lang naman yung kalalabasan? Kikitain. Siyempre hindi. Bakit? Gagastos ka pa bilang kumpanya. Lalagyan mo pa ng upuan or table yung empleyado mo rather than nasa bahay na lang siya. Oo. Kung ikaw naman yung empleyado, pupunta ka ba sa opisina? Hindi na. Gagastos ka pa ng pamasay kung pwede. Bottom line, ang kung in a largest perspective for me, tinuruan tayo ng COVID, ng pandemic, na matuto mag-work from home. Mag-adjust. Oo. Even si President Duterte, di ba pinupush niya na hindi puro Manila. Yeah. Kaya nga nagkakaroon ng ibang incentive pag nag-work ka sa provinces at nagkakaroon tayo ng build na lahat ng ano, lahat. Ang bottom line for me, nagkakaroon ng adjustment right now na napupush ang online.
And we are just very privileged na tayo nasa online business. At nasa tamang kumpanya. Yeah. Nasa tamang kumpanya, nasa tama kang grupo, at ang pinakamaganda sa network marketing, hindi mo kailangan ng sobrang laking kapital. Wag mo, bago ka magsabi na mahal ang kapital sa empowered consumerism, magbigay ka ng comparison. Kung wala kang comparison, hindi mo pwedeng sabihin ng isang bagay mahal dahil wala ka lang pera. Pwede mo sabihin mahal ang isang bagay kasi may comparison ka. Ngayon, ang bottom line, wala tayong magiging comparison. Sa privilege na binibigay, teaching. Ito na lang eh. Itong kasama ko, ilang years na to sa network marketing industry. Ilang years na rin ako na tinuturo namin to sa inyo ng libre. Ito pa lang na learning na to, I'm sure this is already worth of millions. Bakit? Hindi kami kikita ng millions kung hindi namin to naranasan. Lastly, na pinaka pwede kong sabihin sa inyo guys, ang pinakamaganda right now kasi nagbabago. Kanina nga, topic natin sa meeting natin, yung esports. Yes. Guys, we need to wake up. Bakit NBA, baseball, NFL, football, isa yun sa pinakasikat. Bakit pinataob ng esports? Anong esports? Esports. Yeah. Dota, ML. Online bakit, games. Online games. Bakit pinataob? Kasi nga, lahat ng tao nagta-transition sa online. And even ako naman, ang tagal ko ng offliner, na-appreciate kong online, ang gastos po ng online. Yeah. Ay, sorry, ang gastos ng offline. Offline. But right now, dahil sa online, kaya nga ako nag-Bicol Biz na ulit after 12 years. Okay. Ako po, kaya ako nandito sa Metro Manila ngayon kasi may meeting. Uh-huh. Nag-meeting kami, nag-usap-usap kami, lalong pagaganday ng easy, kaya po ako nandito. Bukas po, pabalik po ulit ako ng Bicol. Okay? Hindi ko lang po pinapost kasi baka, hindi naman ako masisili kasi may papers ako. Okay. Ayun, sa easy. Balik tayo sa easy. Now, dulo sa akin, ang gusto ko... Nag-hang. Kasi pagka hindi din nakasabay yung company. Company yan. Kahit anong sipag naman ng distributor. Or the other way around. Okay. Kahit anong ginagawa ng company, hindi naman nakasabay yung mga leaders. Wala din. So, hindi sir, isingit ko ha. Pasingit lang. Kasi may mga alam ako na ibang, so, nag-join po sa akin. Na mga top earner ng ibang networking company. Na nag-adjust sila na gusto nila mag-expand sa ibang bansa. Pero yung kumpanya nila, hindi nag-expand. Yes, yes. Kaya napipigilan sila ng growth. Na sa atin na naging advantage, yung naging adjustment because okay. of that. Yes. So, for me, Joseph, one good thing about that is why we are successful as a whole, no? Not only the management but distributors. Number one, for me, Brad, because the management and the top distributors are working hand in hand. Mm-hmm. And number two, merong tinatawag na interdependent relationship where, syempre, dapat nakakasabay ang management sa distributors. And at the same time, ang distributors, nakakasabay din dapat sa management. Correct, yeah. Very unique tong ingredients na to. That's why you are all very lucky na nasa Easy Community because ano to eh, hindi nangyayari sa lahat ng pagkakataon yung ganito. Sir, isingit ko. Maliban sa unique to, kasi kahit sabihin mo nagpapanabay, pero yung adjustment... Ang lalim nun, nagpapanabay. Anak na... Malalim ba yun? Ang lalim nun. Pero dulo para sa akin... Yahoo! Yahoo! Roy, nakasabay din yung sound natin. Ngayon lang. Yes! Sa wakas! Brother, kanina pa yun. Ulit. Napapanabay? Pindot. Ulit. Napapanabay? Woo! Yeah! Meron pala nun. Kaya po, sa mga lahat po na nalulungkot kayo sa mga buhay niyo na pili nyo hindi kayo magaling. Kami po, first time din kami sa ginagawa namin. Kaya actually, hindi na po namin alam kung tama pa ba ito o hindi. Pero ganun talaga buhay. Meron kang mga times na gagawin mo na feeling mo mahina ka, pero ituloy-tuloy nyo lang. Kasi kung ano man ang sitwasyon mo, ganyan din kami dati. Even kami natatawa kami dati sa sarili namin, pero tinuloy-tuloy lang namin. And babalik ako sinasabi ni Sir Jurgen, kasi ang bottom line, minsan parang hindi nagpapanabay. Totoo po yun. Nagkakataon lang sa empowered consumerism kasi ang kagandahan, pareho yung iba't ibang talent, nag-all out talaga. Katulad kay Upline BRC, nag-uusap kami para magkaroon ng setup ng ganito. Hindi po to dahil sa may pera ka lang, hindi to dahil sa gusto mo lang, dahil to sa passion. Passion. Kitang-kita sa passion ni Roy. Sobrang passion ito. And even kami, si Sir George, si Sir Arnel, nakita nyo naman po to pag nag-neneko. Yung pag the way he talk, even mag-uusap kung paano siya mag-talk sa neko. Sa normal, ganun. Ganun din yung...
Nasa Bohol kami. Hindi ko makalimutan. Nagkukwentuhan lang kami. Sabi ko, pambira siya. Para kay NDO. So, it's called passion. Si Sir George din, ganun. Grabe. Nasa system na yan, George. Sistema na yan eh. I could always say that I'm very lucky because I'm surrounded. I will never be Joseph Lim kung hindi sa mga taong to. Kila Plain thank Carlo, you, Joseph. Kila thank Plain, you, thank you. DRC, thank you. Kila. Ako, hindi ko pwedeng, yeah, hindi ko nga maintindihan sa ibang tao na tataas ng, pwedeng mag-vote ng sarip. Yumaman daw sila dahil sa kanila. Ako nga hindi ko masabi na dahil sa akin. Oh. Naging ganito ako dahil sa kanila. Sila nag-influence, sila nag-push, sila nagbigay ng mga ideas. Even si BRC, alam niyan ano ang trigger point ko. Kilalang kilala ko niyan. Kasi apply mo yan. Apply. Alam niyan kung paano ako susundutin na talagang ilalabas ko yung galit ko at yung inspiration. Yes. Si Ap Carlo, gaano yun ka supportive? At saka si Carlo nga, walang negative. Walang negative. Ang ngingiti lang yun, ngingiti lang. Walang negative sa tao niyan. Ang malupit dyan, labasan mo ng sama ng loob, galit na galit ka lahat. Wala rin, wala lang. Yan. Yun lang. Pero hindi ka na makakahanap ng ganyang upline. Wala. Hindi ka na makakahanap. Lalo pa si Upmai, kung nandito pa, grabe. Grabe. Ako, I'll be very honest. Hindi na makakahanap ng easy kumpanya. Wow. Marami yung nagtatanong sa akin, bakit hindi ako nagtatayo? Hindi pa kasi kayo nandito. Kung nandito kayo, masasagot yan. Tama. Ayoko magtayo. Andito na to. Kumbaga para sa akin. Woo! Ilang role dito? Woo! Ito, perfect. Pero ako naniniwala, may exception. May yes. Perfect. Ito nang easy, ang perfect. Yan yung sinasabi ko, Joseph, kanina na bibihira na magkasabay-sabay yung perfect iba ingredients. Iba talent. Oo, yes. Sir. Kaya sa mga easy community natin, your future is, you know, you are watching your future right now. Shout out sa mga leaders natin all over the world. Of course, yeah. Kay thank you guys. Kay Yori, kung kilala mo si Yori. Oh, wow. Jensen by Jensen. Hi Yori. Oh. Kay Roda, pinapa shout out sa akin ng Aim Blessed. Highlight sa mga Aim Blessed, we miss you. And of course, you know, ang masasabi ko lang because you know, ang podcast na ganitong session, 1 hour lang to. Eh. Hindi lang sir. Promise po, mag-i-improve na kami. Yeah. Pasensya na po kayo. Kasi yun, ma-excite dapat sila because naka-line up ang mga HOF natin in the future. Lahat ng HOF. Lahat ng HOF. Ako po yung ginibig. Yeah, so HOF, nagsimula lang kay Joseph and the rest will follow. Marami pa pong programs ang management. We are coming up with, we are not in the liberty para to discuss man. Because, ano yan eh, special, of course, role yan ng ating presidente. But believe me, si Joseph baliw na baliw sa mga napag-usapan namin kanina, out of this world ang mga mangyayari. Sobra! First maraming ever in the MLM industry, ang masasabi lang namin sa inyo is that you are in the right company. Your future is so bright in EC and of course with the help of our leaders, particularly yung ating HOF, Top 20 and the rest of our EC community. Hold on and gawin nyo lang yung best nyo and of course, alam nyo, ginagawa lahat ng company para sa inyo. Nakakatuwa kasi hindi tayo bumibitaw sa 27,000 viewers. Wow, 27,000. Live to brother, live to ha? Oo. Sir, maganda yan kasi ibig sabihin yung retention rate mataas. Oo, so... Umpisa pa lang abangan ninyo ang susunod. Every week, meron tayong podcast. Next week and the next, we will be having of course the board of directors, iba pang HOF, Joseph. If i-feature natin yung mga hindi nyo pa naririnig ng mga distributor, never heard, pero kumita ng milyon, if i-feature din natin yan. And, kaya dapat maging ugali na nila na lahat ng podcast ng Easy. Totoo ka na sila. Huwag nilang imimiss. Tama yan. Kumbaga eh, patikim pa lang po ito. Yes. Trial nga to, Brad eh. Kasi, ginibig nga sir. Tinuturuan tayo nila John B, nila Carlo, nila BRZ, yung creatives, creatives ng kumpanya. Sa susunod, huwag kayo mag-alala, hindi na po kami papagalitan. Napapagalitan kami online kasi palpak po yung aming ginagawa.
Pero pasalamat kami kay thank you. Pare, papagalitan ka na naman ni BRZ. Sorry. Mag-sorry ka, bro. Pindot lang na pindot. Inaaral ko. Ang sarap. Pare, timing is everything, bro. Yes. So, Maylin live, Maylin, nakikinig si Maylin ngayon, ha. Yeah, so I love you. So sana nag-enjoy kayo, but bago namin kay bitawan, of course, we will be closing this with our closing messages. Joseph, sa ating mga Easy community and all other watchers from all other industries, last message. Ako, isa lang. Sa mga nagbabalita, magtatayo ako ng kumpanya. Magtatayo. Sa mga umaasa din at mag-message sa akin lagi na upline, sasalpak kami sa'yo pag nagtayo ka na. Hindi nga ako magtatayo. Sumalpa ka na habang hindi pa ako nagtatayo kasi hindi talaga ako magtatayo. Bakit? Masaya po ako sa nangyayari. I have... Hindi mo siguro alam perfect na word, pero for me, perfect na tong kasama ko, itong friendship na meron. Hindi nga friendship, family na kami dito. Kumbaga nakikita nyo man, BP na to, sinita ng Ichong M. Para si kagaganda ng kumpanya, okay lang kami sitahin. Hindi kasi, kumbaga syempre, yung mga person na nangyari, hindi naman pwedeng gawin namin sa harap ninyo. Pero pag kami, this is just normal for us. Kasi pare-pare naman kami tao. We have... Siguro title, but end of the day, natututo kami sa isa't isa. At isa lang ang papromise ko, at kilala nyo naman ako lahat, hindi ako magbibitaw ng salita. Hindi po ako aalis sa Easy or sa AIM hanggang andito to. Kaya tuloy-tuloy tayo, tulungan namin kayong yumaman, at ibabalik ko po sa dating dalawang katabi ko at sa mga BPs natin at pinakamasipag at pinaka-idol ko. Ako muna, maraming salamat Joseph sa pag-guest mo sa ating first Easy podcast at sa lahat po ng nanood sa amin ngayon na almost 3,000 leaders and distributors all over the world. Maraming salamat po at rest assured the company is doing its best. We will be willing to support you, guide you, lead you, to inspire you para po tuloy-tuloy ang aming pagmamahal sa inyong lahat. In behalf po ng ating board of directors, Sir John Aspirin, Dr. Connie Cabantog and Doc Ed Cabantog, maraming salamat po and support our Easy Talks, our R2S program. And lahat po, ha, maraming salamat again sa inyong pakikinig sa amin at pagsubaybay dito lang sa Easy Podcast. Talaga naman, para kang DJ. Well, number one, thank you very much for all those who have helped us. Mamaya, yan, i-acknowledge ko yung mga HOF natin. Sama kayo dito. Miko, sama ka. Roy Zulduwa, and of course, John V. These are all the people behind this program. Hindi po magiging possible to without these guys. Thank you very much. Mag-comment kayo ng love sa mga tao. Yan na po. Love. Lalo na si Carlo. Gustong-gusto ng love niyan. Love. Makakaasa kayo. Gagawin pa ng Easy Management ang lahat para lalong tumagal, humaba ang buhay ng AIM, ng Easy, and of course to help more people all over the world. We love you guys. God bless you all. We love you. Stay happy.